Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. By the way, I'm Lynn Margalga of USTDI. So ngayon, yung training natin is tungkol sa elevator control solution, kung ano ba yung mga gagamitin nating mga device. So, yung anong topic na ang ano natin yung topics. First up, product overview muna tayo. Tapos the second is configuration part. So dito, sa elevator control system natin. So, ang gagamitin natin ng mga device ay ito yung tinatawag natin na EC10. So, yung EC10, ito yung controller. Ang purpose ng EC10, para lang natin i-restrict yung isang floor. Kung gusto ng admin natin na ang makakapasok lang na tao dun is yung authorized na makaka-chat sa ganitong floor. So, yung EC10 natin, maximum floor button control panel, maximum floor button niya is 10. Tapos maximum na kaya nating i-add na AC10, X16 is 3. Tapos sa ano natin, AC10 natin maximum fingerprint capacity is 3,000. In terms naman sa RFID card capacity is 30,000. In terms sa event capacity, it's 100,000. So, in terms sa communication, pwede siyang RS-485 or TCP-IP. Communication to AX16 via RS-485. At saka, in terms naman sa reader, pwede natin gumamit tayo ng WIGAN connection or RS-485, yung communication natin. At dito naman sa EX16, ang purpose lang nito yung EX16. Kung gusto lang natin siyang expand or extend to 6, halimbawa, yung ano natin, may sa isang building, may ano siya, 20 floor, so kailangan natin magdagdag ng isang EX16 para lang makuha natin yung requirements niya. So, maximum floor ng EX16 is 16 floor. So, the total na kayang handle ng EC10 natin is maximum is 58 floor. So, 58 floors. So, combination of tatlong EC10 yan. So, kung may nagtatanong yung kliyente natin, halimbawa kung sasabi, magtatanong sila, kung saan ba natin kinakabit yung EX10. Kadalasan kinakabit to yung EC10 natin o yung controller ng elevator natin is nandun sa ibabaw ng car, kumbaga, sa ibabaw ng elevator niya, kumbaga. So, para tapos, pag-order tayo, pwede natin samahan siya ng power supply. May kasamang box na yun eh. Kumbaga, kompleto na. Next, meron din tayong reader. So, ito yung mga reader na pwede natin gamitin. So, ito yung
fingerprint reader or FR1200. FR1200. So, ito, fingerprint, in terms sa communication, gamit niya is RS485. Itong fingerprint, ito pwede rin pang card, pwede rin fingerprint. Depende sa model. Kasi, kung gusto, kung may requirements kayo na gusto niya fingerprint at saka card, so, mag-aano tayo, mag-provide tayo ng FR1200 MF or ID. Kumbaga, pag sinabi natin MF ang MF card o MIFAR card siya. So, dito naman sa RFID reader niya, yung QR series natin. So, depende. Pwede tayong gumamit ng naka-pin type. Pwedeng card lang. So, in terms naman sa communication niya, ang gamit, ginagamit dyan is a Wigan connection. So, sa controller natin na AC10, may apat siya na terminal dun para sa Wigan Wigan reader. So, ang purpose ng reader, so, kumbaga, dun tayo maitatap natin yung card. So, once nabasa ng ano natin, binabasa yung card natin, so, automatic itatransfer nyo yung data papunta sa kontrolo ng elevator. So, si elevator, siya yung mag-a-assign kung ito may access ba siya dito na floor. Next is, ito yung USB fingerprint or ito yung tinatawag nating pang-enrollment, kumbaga. So, yung ZK8500, pwede siyang fingerprint or card. So, isang ano na to, via USB lang, isasalpak mo na lang to dun sa PC or laptop. Kasi ang purpose nito, halimbawa, kung gusto kong mag-enroll ng tao or personnel, hindi na ako kailangan bumaba para lang itatap ko yung card or fingerprint nila doon sa device para ma-enroll ko sila doon sa controller natin. So ito, sasalpa ko na lang sa PC kung saan naka-install yung software, tapos itatype yung pangalan, tapos yung itatap ko na lang yung ID. So mas mabilis lang yung proseso, hindi hassle. Ito namang ano natin, card enroller na isa, yung CR20A/M. Ibig sabihin ito, pang AM card or MIFAR card. So, depende yan sa model na bibili natin. So, kung may existing silang reader card doon, pwede natin tanungin muna before tayo mag-offer ng mga device na gagamitin natin. So, kung may existing silang ginagamit na card doon, so, kung MF card yung ginagamit lang existing, so, mag-provide tayo ng card enroller na pang MF. Or, depende, pwede tayong gumamit ng ZK8500 kasi pwede itong pang MF or AM card. Next, meron tayong software. Ito yung may license, kumbaga. Ito yung binibili nating license. So, ang license natin per controller. Halimbawa, kung sa isang building, may apat sila na controller, kailangan ko ng apat na license. So, inform mo lang yung sales na humahawak sa inyo na i-merge natin yung license para sa isang software lang. So, maximum naman sa ano natin, sa personal capacity nito, 30,000. So, dito makikita naman natin dito yung mga specs na kung ano yung PC na gagamitin. Dito sa baba, ano yung support niya na Windows, ano yung mga database niya. Next, in terms naman sa installation. Saan ba nakakabit si reader? Siyempre, si reader nakakabit yan sa loob. So, paano ito gumana, once pumasok ko sa elevator, kailangan kong itap yung card ko or fingerprint ko, tapos, doon ko lang ako magpipindot. Once na na-recognize ako ng reader or binigyan ako ng access doon, once na itatap ko yung card, automatic iilaw yung ano natin or pwede mo na siyang pindutin. So, ito yung ano natin na CE7 at EX16 is nakakabit dyan sa ibabaw ng elevator. Ito. Kung mapapansin nyo. So,
So dito naman, paano yung connection niyan? So dap si controller, si EC10 naka-connect doon sa EX16. Si EX16 pala naka-connect doon sa EC10. Tapos si reader, yung mga reader natin connected din sa EC10. Tapos itong si elevator natin, controller natin, naka-connect sa EC10 din. Tapos maglalagay tayo ng switch papuntang PC, kumbaga. Kasi nandun naka-install yung software. Pwede naman natin siyang magamit kahit hindi tayo, halimbawa, wala kayong dedicated PC na gagamitin to, via laptop lang. So, pwede kas lang hassle. In case na mag-ano kayo, kailangan nyo magdagdag ng tao, kailangan nyo munang i-stop yung operation. Para lang ma-enroll mo yung mga tao doon. So, masyadong nakakaabala. Meron kasi minsan nagtitipid tayo. Halimbawa, instead na bibili pa tayo ng license, ang gagamitin ko lang naman to pang access, kumbaga. Hindi ko naman kailangan ng monitoring na kailangan ko every time may papasok. Iaano ko, re-register ko. Tapos, so, depende lang sa ano natin. Or requirements ng kliyente. Next, paano ba natin ma-transmit yung data, kumbaga, na galing sa controller or magpapasa ka ng data na galing sa software, kumbaga. So, una, pwede natin gumamit ng antenna. So, yung antenna natin na install sa araw din. So, dalawa, may transmitter receiver tayo. So, yung receiver natin, kumbaga, yun, papuntang switch din or sa server room, tapos yung PC na nakakonect din sa switch na yon. So lahat ng binabago mong parameters, automatic matatransmit niya dun sa controller natin, or may babaguhin ka or mag-add ka ng personnel, malalagyan mo siya. So dito sa ano ko, pwede mo siyang i-direct, direct mo siya sa ang tawag nito, sa antenna natin. Si EC10 natin, pwede natin i-direct ang connection nun. Or pwede tayong gumamit ng switch. Kumbaga, pwede tayong PO switch. Halimbawa, kung may ano ako sa elevator na yan, may camera ako. So, pwede ko nalang isabay dun sa switch na yon. So, may pang-access na ako, may viewing pa ako. So, pwede nating, depende kung saan yung server room natin, kung saan mas malapit, saan ba natin yung position ng antenna natin. Kasi, pwede nating sa baba, dito sa application to nakikita nyo, naka-install yung antenna natin nasa baba. Kasi dito yun, mas malapit yung server room natin, kumbaga. Dito naman, typical installation via wired lang. So dito, pwede rin tayong gumamit ng wired. Yun nga lang, kailangan natin gumamit ng converter, kumbaga. So ito yung converter natin, yung EUC, kumbaga, Ethernet over Coax. So dalawang converter yan, TX-RX. So, ang UTP natin, i-convert natin to Coax. Kasi hindi tayo pwedeng maglatag na ng anong tawag ito, UTP doon sa elevator, kasi syempre mapuputol 'yan. So or else hindi kayo papayagan talaga ng taga elevator na. Kasi minsan kasi meron na silang abang doon sa elevator. May spare na sila na pwede nating gamitin pang network natin sa device. Kung wala naman, yan yung mahirap dyan. Pwede tayong gumamit ng antenna kung ayon ng ano. Pwede rin tayong bumili ng pang-traveling cable, kumbaga. So dito, next, ito yung sa software part. Yung sa software part natin, is ito yung mga features ng sa software. Kumbaga, halimbawa si user natin, mag-a-assign ako ng access. Halimbawa, ito si user 1. Ang access nilang is 1 to 5.
So si user to 128. So pwede tayong mag-assign ng designated level kumpara. In terms naman sa operation limitation by time slot, so pwede tayong maglagay, halimbawa itong binigay kong access sa iyo is pang ano ka lang, 8 AM to 5 PM lang. Pag lumagpas ka na sa 5 PM na yan, wala ka ng access. So, depende. Depende sa requirements. So, halimbawa, 9 to 7 AM, pwede kang bumaba. Kaya, pag dating sa, ano, hindi ka na pwedeng, umakyat. Makakababa ka lang, pero in terms sa pag-akyat, hindi ka makakakyat. Itong features na to, a global interlock, kumbaga, sa ano to, sa access control, kumbaga. So, ang purpose nito, halimbawa, once na may isang pintuan na hindi nakalock, so hindi gagana yung ibang reader. So, ang purpose lang ito for security, kumbaga. So, dapat, naka-close muna yung lahat ng pintuan before ka mag-tap sa another pintuan. So, dito, next is registration, kumbaga. So, itong registration naman ito yung features para sa mga visitor management, kumbaga. Ang purpose lang ito, halimbawa, kung gusto ko lang na yung elevator na yan, ako lang yung makakagamit niyan in a certain time lang. So, kailangan mo lang i-register yung user para ma-access mo itong elevator. So, yung ibang tao, so hindi siya makakagamit nun. So, kumbaga, ang purpose lang nun, minsan kasi may mga ano tayo na kliyente, kumbaga, mga ang tawag ito. Halimbawa, mga tao na ayaw nila na may kasabay sila sa elevator, gusto ko na hindi na ako maghihintay. Gusto ko mabilis lang, so, kumbaga, pang VIP, or halimbawa, pang ano lang, pang staff lang talaga ng company na yon. So, yan yung purpose ng sa registration natin. So, may ganyang features. So, dito naman, meron din tayong sa online at saka offline mode. So, ibig sabihin nun, pag sinabi natin online mode, pwede siyang gagana siya with kailangan natin ng TCP/IP or connection. So, ang purpose lang natin ng connection na yan, limbawa, gusto ko makuha lang yung mga data, makapag-transmit ng data, mabago yung mga parameters, mag-assign ako ng mga personnel, mga access level. Usually, nagagamit natin to sa mga sa mga hotel. Siyempre, binabago natin yung mga card or may ibang building na gumagamit na tawag to. Ganito yung features. Kumbaga, kung halimbawa, may tao na visitor lang, so, kailangan ko munang mag-register doon. Re-register ko yung pangalan, ID ko, baka mga company. So, tapos, dun sa receptionist na yun, bibigyan ka na lang ng visitor card. Kumbaga, yung visitor card na yun, yun yung itatap mo dun. So, limited lang kumbaga yung visitor card na yun. Kung saan lang yung pupuntahan mo, dun ka lang makakampunta. So kailangan natin na may maglatag tayo ng data, kumbaga, para dun sa, or while. Dito sa offline mode, so, kahit walang internet, walang connection tayo, gagana pa rin siya. Nga lang, kumbaga, pang-access lang. Halimbawa, may isang building, kumbaga, gusto ko lang na itong elevator na to is pang, ano lang, pang VIP lang. Kasi may mga VIP kasi na ayaw nang papasabay din sa elevator na yan or ayaw nila maghintay, syempre. So, ang ano lang natin ang disadvantage, kailangan lang natin muna, in terms sa registration ko ba, so, magpare-register tayo, kailangan, anong tawag ito?
I-re-register muna na natin lahat yung tao. Kasi pag once na hindi natin na-register, so kung may idadagdag tayong tao, may kailangan muna natin itigil yung operation ng elevator para lang enroll natin yung personnel na yun. So, sasalpak lang natin yung UTP natin dun sa controller. Access na natin yung software. So, in terms naman sa ano, sa software, so, may dalawang klase na software. Online at saka offline. So, sa offline, limited lang yung mga features na makikita natin doon. So, pwede naman tayong gumamit dito na ano. Halimbawa, kung gagamit tayo ng tag ito, yung mga free trial lang. Kumbaga. Yun nga lang. Pag sa off, offline mode, once nag-expire yung ano natin, free trial, kailangan lang natin i-ano muna siya. Anong tawag nito? I-reinstall at install ulit. Kung kaya nyo nang gumastos the software, yun nga lang, ano lang yun, masyado, maproseso lang masyado. Backup na lang tayo ng database. Kung hindi naman tayo palaging nag-a-access sa ano natin, controller. Kumbaga, every 5 months, 10 months, kumbaga, yun may magpapadagdod na tao, may tatanggalin tayong tao doon, pwede natin gamitin yan. Kung gusto nyo, wala ng ano na, pwede tayong bumili ng software. So, Ziggy Biosecurity, ito yung tinatawag natin one touch to all, access all areas. Kasi, lahat, isang software na lang kumbaga, pwede mo na-control yung plot barrier, sa elevator mo, sa office mo or sa mga pintuan mo. So ang gagamitin lang natin diyan is papalitan na natin. Halimbawa, kung yung sa ano natin mga plot barrier or turnstile. Kasi ang mga ano diyan yung controller diyan is C3 kumbaga. So kung gusto mo lang isabay yung software na yung turnstile natin sa software, kailangan natin papalitan natin yung controller ng reader na naka-install dyan sa ng tawag nito plaque barrier or stone style. So ang gagamitin natin mga controller dyan is yung mga Envio Pro, kasi yung mga Envio type na Envio series yung kulay black, hindi pwede yan sa Ziggy Biosecurity. So yung mga black type Envio 4660 para lang yan sa Ziggy Access, at saka yung mga C3, ang C3 kasi ano yan, na controller pang card type lang. Pag may involved na fingerprint, doon na tayo gumagamit ng Envio 460 or 260, depende kung ilang doors. So, kumbaga, pwede kong makontrol sa software na isang software na kung bubuksan ko, automatic, mabubuksan ko na yung ibang pintuan. Kung gusto kong i-access na by remotely, bubuksan ko lang. So, pag once na ano naman, may requirements yung client natin, kailangan muna natin alamin muna. So, kung ano ba yung gusto nilang mangyari, para at least yung ma-offer natin mga devices, tama. Kasi kung halimbawa, bili-bili ka lang ng, halimbawa, bili-bili ka ng turnstile, kasi kumbaga bago pa lang tayo, hindi naman ito maiwasan. Ito kasi mas mura lang to, ito. Bili ako ng turnstile, tapos gumamit tayo ng elevator, kumbaga. Tapos yung gusto pala ng kliyente natin is, isang software lang yung gagamitin. Eh yung nakalagay doon na controller sa turnstile natin is hindi pwede sa Ziggy Biosecurity. So another cost na rin yun. Bibil ka ulit nun. So minsan kasi isu-shoulder natin yun, or swerte ka kung papayag yung kliyente natin sa additional na yan. Next, ito yung tinatawag natin. Global linkage ko ba? Sa global linkage na to, meron tayong voice prompt, meron tayong output, meron tayong active time, email, at saka video linkage. So, diba, kung gusto kong once na nag-trigger yung ano natin, may ginawa tayong configuration, halimbawa, itong tao na to is hindi authorized, pwede natin mag-send siya ng
mag-alarm yung external natin. Kumbaga, gagamit tayo ng mga sounder, kumbaga. Kung halimbawa, may tao na gustong pumasok na hindi siya authorized dyan, pwede siya mag-capture. So, gamit yung CCTV camera, pwede rin siya mag-send ng email, kumbaga. Pwede rin siya mag-alarm via voice prompts lang, kumbaga. Depende. So, sa active time naman, halimbawa, once mo nag-trigger tong alarm na to, or nag-trigger tong event na to, kumbaga, so, active time. So, mag-alok sa active time ko, ko-config ko doon na 1 to 5. Doon lang siya, nakabukas siya. 1 to 5. After sa 5 na yan, so, automatic, naka-close na, kumbaga. Hindi mo na, wala ka ng access, kumbaga. So, sa ano naman, kung sa mga kliyente natin, kumbaga kung sa kliyente natin, kumbaga, sa Libito. So, kailangan lang natin ng controller. Kailangan muna natin malaman. So, kung ilang floor ba yung building nila. So, ano ba yung requirements nila. Ano yung mga linkage na gusto nila. Tapos, anong tawag nito? Kailangan din natin malaman kung ilang user. So, minsan kasi, sa mga building kasi, meron silang mga ano doon eh. Per company na nagre-rent dyan sa building, may sarili silang ID minsan eh. So, minsan, yung reader natin, kumbaga, yung reader natin, hindi niya support yung card nila. So, yun. Mas kailangan natin malaman muna kung kayo ba yung mag-provide ng card or may existing card na sila. Kasi kung kayo yung mag-provide ng card, mas okay yun. Pero pag may existing card na sila, so kailangan natin makibagay dun sa card nila kung ano yung gagamitin natin reader dun. So, minsan kasi, may mga na-encounter na mga problema dyan. Minsan, sa controller natin, hindi niya binabasa yung card or sa yung reader natin. So, ang sinasabi nun, migod format, not unsupported. Meron ganyang case. So, next natin dito is paano mag-configure ng, anong tawag nito? Ng elevator access control, kumbaga EC10. So first, pag magko-configure tayo ng EC10, so kailangan muna nating malaman yung IP address ng device. So yung default IP address naman ng device natin is, anong tawag nito? Yung default IP address ng device natin, pag sa Zikit Echo, ang ginagamit is 192.168.1.201. So, yan yung mga default na ginagamit na IP address. So, dito sa na part na to, so, kailangan muna nating malaman kung or ano, kailangan natin makibagay muna. Halimbawa, kung iba yung IP segment ng ano natin or naka-DHCP, DHCP yung ano natin, laptop natin or PC, kailangan natin muna siyang change to static. So, una, ang gagawin natin, so, kailangan muna natin i-access yung sa network natin. Mga basic, ano lang to, sa configuration natin. So,
since adapter option tayo, adapter option kumbaga, dito sa Ethernet 6 ko, so properties, dito tayo sa properties, then proceed tayo sa Ethernet protocol version for IPv4. So dito sa akin, naka-ano na to, naka-ano tawag ito, naka-static na to. So kumbaga kung ginanyang ko set, setup nito kasi iba yung IP address ng router ko at saka iba rin yung controller. IP address ng controller kumbaga. So kung gusto, kailangan lang natin access yung advanced. So dito tayo mag-add. So dapat ang ano natin, kailangan natin tandaan dito. Dapat yung tatlong segment na yan, itong 10.17.10 or 192.168.1 ay same sa device. Tapos sa dulo kahit ano na yung gagamitin nyo. As long basta yung tatlong to same lang para magka-link sila. So, minsan kasi dito tayo nadadali minsan eh. Sasabihin natin, sir, hindi ako makakonnect. So, dito muna, pag mga IP kasi, kailangan muna natin i-check yung mga IP segment ng laptop natin o PC natin. Minsan kasi hindi sila match ng IP segment. Kaya hindi natin nakikita yung device or napiping yung device or nalilink sa yung ano natin. So ang gagamitin natin dito, ano rin natin ito sa mga basic troubleshooting kumbaga. Ito kasi yung ginagamit namin in terms sa mga IP kasi. So ang una munang gagawin namin, kailangan mo muna naming kailangan mo namin siyang iping kumbaga. As long as na alam mo yung IP address ng device, kung gusto mo lang malaman ko itong device na to, but walang hindi ko siya nako-control. So yung una natin gagawin muna, ipiping muna natin. So, kumbaga, i-isolate muna natin yung mga problema muna before tayo gagawa ng another step, kumbaga. So, once na bago na natin yung IP address ng PC natin or laptop, so, ang gagawin natin, proceed tayo sa CMD, type lang natin CMD dyan. So, command prompt niya kumbaga. So, kung gusto ko malaman na kung connected na tayo sa device. So, ipiping ko muna yung IP address. So, yung IP address na sinet ko sa device na ginamit ko dito is 10.17.10.201. Ito yung binago ko na IP address sa device. Ito yung IP address ng device. So, paglalabas sa ganito, ibig sabihin nun, connected tayo sa device natin. Or, napiping natin. So, ibig sabihin nun, walang problema. So, dito sa time 2ms, yung throughput niya, pag mataas yan, ibig sabihin nun, pangit yung pag-crimp nyo. So, pwede na, ang gagawin natin, i-re-crimp lang natin ulit para makakuha tayo ng magandang transmission kung ba niya. So, once na-ping na natin yan, proceed na tayo sa software part, sa Zeki Biosecurity. Zeki Biosecurity.
So ito yung software natin, ito yung free trial. Ito yung Zkbaya Security. So downloadable naman to sa website ng Zkteco. So ang ano natin, default password dito is username is admin. Admin. So, ito. So, dito, makikita natin na madami siyang mga module, kumbaga dito. So, magkakaibang system to. So, isang software lang, meron tayong pang-access control, meron tayong time attendance, meron tayong sa consumption, meron tayong sa elevator, meron tayong sa hotel, meron din tayong visitor management, meron din tayong sa parking, meron din tayong anong tawag nito? Sa CCTV. So ito na part kung gusto niyo lang na elevator lang yung gusto niyo makita. So ang gagawin lang natin dito, papalitan tayo ng user lang kumbaga. So dito, access lang natin yung system lang. Sa system naman, dito mapapansin mo, dito lang tayo sa authority management. Kumbaga. Sa authority na yan, user, dito tayo magdadagdag ng user. Ang purpose lang nito, limbawa, sa mga receptionist, ang ibibigay ko lang na accounts ganito, limited lang yung mga access niya. Sa admin, ang ma-access is pangkalahatan, yung sa ibang staff na i-assign pa, bibigyan mo ng access sa para dyan sa software is limited lang. So dito lang, dyan pipill upan mo lang to. Kumbaga, once na pill upan mo na yan, so sa akin nakagawa na ako ng sample dito. So, kumbaga ang kakailanganin ko lang dito naman sa sample is personnel. Elevator lang. At saka sa yan tayo nito. Sa system. So, try natin i-access yung ginawa kong user. So, ito yung password na ginawa ko. So, dito, makikita nyo, may personnel tayo, elevator, at saka system. So, tatlo lang. So, sa tatlo na to, may ginawa na agad akong ano nito, department, kumbaga. So, dito, sa person, kumbaga, dito tayo mag-a-add ng mga user. So, dito naman, sa department, kung gusto mo, per department, itong si user na to, ano siya, RME department, si user to, IT department, dito naman sa position. Kung gusto mong lagyan ng mga position, ang position niya. So, dito rin, dismiss personnel. Kumbaga sa dismiss, kung sino yung mga tinanggalan mo na access. So, itong ano naman, custom attributes naman, attributes, kumbaga, dito maglalagay ng mga another details, kumbaga, kung ano lang gusto mong details, may babaguhin ka, may dadagdag ka. So, dito mo lang gagawin. Sa parameters, dito naman, pwede tayong mag, ng maximum length ng number natin, ID number, tapos support later, kumbaga, click mo lang yes or no, personal ID auto increment, so automatic na siyang magkasunod-sunod na. So, tapos dito, sa card settings naman natin kung ilang bit maximum length. So kung meron tayo mga 36 bit, so dito natin babaguhin yon. So ito naman card format niya, decimal or hexadecimal. Kumbaga pag sinabi natin hexadecimal, sa may halong letter yon kumbaga. Dito naman, limbawa sa multiple card per person. Ang purpose nito, limbawa, kung gusto ko itong user na to, may tatlo siyang card, pwede. So, kailangan muna natin enable dyan.
dito o dismiss personnel, pwede natin siyang personal ID for the dismissed employee or yes or no. Yung mga temporary personnel naman, pwede ba natin siyang review, yes or no, depende. Dito rin sa card management. So, dito tayo mag-ano na mga batch issue card, mga reported lost card o reactivated lost card. Kung halimbawa, kung may mga nawawalang card, para halimbawa, kung may nakapulot sa card na yon or na-misplace niya lang yung card, kung i-re-report natin yun sa admin natin, so, tatanggal ko siya ng access, kumbaga. Para kahit itatap-tap niya yung card na yun, hindi siya gagana. So, kung nakita mo na yung card na ito pala, so pwede mo siyang ibalik, i-reactivate mo, kumbaga. Dito naman, ito yung mga Wigan format, kumbaga natin. So, ito yung mga format ng card natin. Meron kasi tayong, halimbawa, kung gumamit tayo ng, anong tawag ito? HID, kumbaga, HID reader. So, ang HID reader kasi bumabasa siya ng mga klase-klaseng card, kumbaga. Depende kung supportin niya yung bit na yun. So, dito lang natin babaguhin niya. I-add. Kung halimbawa, kung yung Wigan format na yun is hindi pa naka-input dito, wala pa siya dito, so pwede natin idadagdag. So, dito na makikita natin yung mga record. Kumbaga, kung saan natin i-issue yung mga card. Sino nag-issue nito? So, makikita natin dito sa record. Dito sa device management naman, dito kung alam mo na yung IP address nyo, kung alam mo yung IP address ng device, pwede mo siyang i-direct itatype na lang dito. Communication password. So, ang purpose ng communication password, for security lang. Limbawa, may isang tao, may mga ibang tao, lokolokong tao na gusto nilang i-add yung controller natin. So, kung hindi nila alam, so kung hindi nila alam yung communication password natin na nilagay, hindi nila ma-add yun. So, delete, export. So, kung ano yung mga control, halimbawa, kung marami na tayong mga na-add mga control, pwede natin i-export yung files na yon. Search device naman, halimbawa, kung hindi mo alam yung IP address, as long as na isang network lang kayo, pag isi-search nyo, automatic, lahat ng ZTECO na device na supported ng software natin, makikita na dun sa search na, pag isi-search natin siya. Pwede natin siyang enable or disable. Dito naman, synchronize all data. Kumbaga, kung gusto mo lang siyang, limbawa, minsan kasi nagkakaproblema tayo, akala mo natin, nabago na natin dito sa software. Tapos once na yan natin, i-access natin, hindi tayo nare-recognize na controller, kumbaga. So, sa software, tapos na, pero sa device natin, hindi pa pumapasok yung data. So, may ganyan tayong issue minsan. So, kailangan lang natin muna para masigurado talaga natin. So, once na may binago tayo mga parameters dito sa software natin, isi-sync lang natin. So, once na dito, para automatic yung yung parameters na binago natin dito sa software, itatransfer niya dun sa controller. Para in case lang, may iwasan yung problema. So, dito naman sa more nito, pwede tayo mag-upgrade firmware. So, mag-upgrade lang tayo ng firmware minsan. Pag once na may mga issue na or nagma-malfunction yung device natin, dito tayo nag-upgrade ng firmware. So, pwede natin i-reboot yung device. Get option natin. Pwede natin kunin din yun mga personal information. Halimbawa, kung ano, halimbawa, hindi ako nakapag-backup. May scenario, hindi ako nakapag-backup. Nasira yung PC ko. So, para lang makuha ko lang yung mga personnel na information din naka save sa controller, pwede natin kunin yun.
So kung may ano ka naman, naka-backup ka naman, walang problema. Kasi ano mo lang yun, na-restore mo lang yung na-backup mo. Para makuha mo yung mga data. Ito naman, get a transaction, kumbaga, kung gusto mong kunin yung mga transaction. Mga event, nag-access. Ito naman, synchronous time. Gusto mong synchronize yung time natin. Modify IP address. Kung gusto mo siyang baguhin yung IP address, communication password. Communication type. Dito tayo naglalagay ng communication password, kumbaga. Para secure yung device. Or modify RS-485 address. So dito, sa modify RS-485 address, kailangan din natin yung baguhin. Alimbawa, sa RS-485 address natin dito nakalagay is, ano lang, maximum of 2. So meron kang reader. Meron kang dalawang EX16. So yung isang EX16 hindi natin ma-add doon. So kailangan natin baguhin to 3 or 4. Depende kung ilang EX16 yung ano natin. Dito naman, modified fingerprint identification threshold. So kung gusto niyang i-modify, tataasan o bababaan, so dito natin binabago. So na pag-i-add natin yung device kasi click lang natin yung search. Kumbaga, kung gusto lang natin malaman kung ano yung ginagamit nilang IP address. Oh, so dito may na-search ako. So ito yung lumalabas kasi ito yung connected lang sa laptop ko. Kumbaga, so yung IP address natin is 10.17.10.201. Ito yung binago ko yung IP address ng device. Dito lalabas yung MAC address, subnet mask, gateway address, serial number, device type, server. So dito, click ko lang add. So pwede kong palitan yung pangalan dito. Halimbawa, kung papalitan yung device name niya is ano to? ABC. So dito, halimbawa, hindi ko lalagyan yung communication password. So dito, number of expansion board. So kung ilan yung expansion board yung or yung EX16 nakakabit sa atin. So kung may tatlo kayong EX16, so kailangan yung tatlo. Sa-select yung tatlo. Or dalawa or isa lang. Depende. So dito sa atin, meron tayong isa. So add lang natin isa. So dito naman, clear data in the device when adding. So, kung gusto mong burahin lahat ng data, so, i-check mo lang yung box na to, tas okay din. So, kung hindi naman, so proceed ka lang. So, once na, ano bang mangyayari, pag once na hindi ko nilagyan ng communication password to. So, device connection failed. So, ibig sabihin, no, hindi ko ma-access yung reader o hindi ko ma-add yung read, controller kumbaga. So, ang gagamit, kailangan natin gawin, ilalagay natin yung communication password. So, may nilagay akong communication password dito is 12345 lang. So, depende lang naman sa inyo kung ano yung gagamitin yung communication password dito. So, dito, makita natin na device connection is successful, kumbaga. Okay lang natin yan. So, dito, kung gusto mong isave yung password natin, pwede hindi rin. X mo lang yan. So, dito naman may nakalagay naman dito, search device count, number of device added. So, makikita natin dito. So, may ano na agad, status na agad na itong device na to is na-add na. Close ko lang. So, dito. So, dito na part, na-add na natin yung device. So, naka-enable siya. Pag once na-add na natin yung device, no? Next natin na gagawin, yung sa reader. So, kung gusto mong palitan yung pangalan ng reader, tapos, ano bang klaseng reader? Halimbawa, kung
ang reader mo is ano dyan, naka-install is papalagay natin sample na pangalan ng to, tapos interval, operate interval. Kung gusto mo mabilisan yung interval niya, pwede natin babaan. So, papalayan natin to. Seconds lang yan. Tapos, dito, kung ano yung gusto mong gagamitin ko mga. Card, password, or card or password, depende. So, sa atin, ang gagamitin natin is card. Only card lang. So, ito. Ibig sabihin, all readers of all device. So, kung gusto mo kopyahin lahat ng configuration natin, pwedeng hindi rin. Okay mo lang yan. Okay. Once napalitan na natin, dito naman sa floor management, kung gusto mong, anong tawag nito, papalitan yung pangalan. So dito sa floor, naman kung gusto mong lagyan ng pangalan, babaguhin mo yung mga pangalan. So floor name, so edit mo lang siya. Halimbawa, lagay ko lang dito, ground floor. So, active time zone, so 24, depende kung ano yung mga active time zone nyo. So dito lang natin, so ang naka-install lang na active time zone lang dito is isa lang. Na gawa yung default nyo na time zone. So dito naman, floor passage mode. Ang purpose lang ng floor passage passage mode na to. Halimbawa, in that certain time, pwede ko magamit yung elevator na yon na di na kailangan mag tap ng fingerprint or card. So, button open duration, kung gaano ba katagal na once na mag-tap ako ng card, so, within 5 seconds, dun lang siya matatapos. So, ito. Depende kung ano yung gagamit. All floors in current device or all floors in all device. So, kung gusto mong kopyan yung settings niya. Okay mo lang.
So dito, babaguhin ko ulit to. Babaguhin ko muna to. Sample. So, yan. Sample. Babaguhin na natin yan. So, next. Auxiliary input. So, ito yung mga auxiliary natin. Sa limbawa, itong sa auxiliary 9, ang purpose nito parang pag-ipdas to eh. So, once na yung ano natin, anong tawag nito? Yung sa, yung ipdas natin magti-trigger. So, automatic. Pwede na natin ma-access yung elevator. Hindi na natin kailangan yung mag-tap. So, babalik yan yung normal operation niya once na i-reboot natin yung controller or via software or pwede nating patayin yung controller. So, unplug lang natin or switch on, switch off lang natin yan. Sa auxiliary 10, ang purpose nito pang kumbaga emergency, kumbaga, halimbawa, once na pinindot ko to or tinigger ko to, ma-access ko lang siya within a certain time lang. So, pag once natapos na yung ginawa nating oras na yun, automatic babalik siya. Or ilang segundo, ilang minuto lang, or segundo, kumbaga, depende sa atin. So, dito na, auxiliary input 11 to 10, 12. Event type naman, ito yung mga event type na makikita natin. So, meron tayong, sa normal swipe natin, open normal, sa lahat makikita na exception. Device monitoring. So, dito nakikita natin yung status ng device. Kung normal ba siya, so, real-time monitoring. So, sa real-time monitoring, importante rin to kasi, halimbawa kung ginagamit din ko, ako din to sa pag-ano, pagto-troubleshoot ko. Halimbawa, kung but yung ano natin, yung reader natin hindi gumagana, kumbaga. Example, hindi gumagana yung reader na naka-install sa elevator na 'yan. So kailangan muna nating i-ano muna dito. To-troubleshoot muna. So unang gagawin natin, i-add muna natin yung device. So first, tatap lang natin yung ano, once na tumutunog naman yung reader natin, ibig sabihin nung binabasa niya yung card. Pero dito sa real-time monitoring, walang lumalabas. So, ibig sabihin nun, either may problema sa connection natin. Connection natin ng RS-485 or Wigan connection natin, kaya hindi niya natatransmit yung data. So doon natin itatrace muna siya. Or minsan, yung ano natin, yung RS-485, yung reader natin na FR na ginamit is hindi natin nalagyan ng address. Kasi sa likod ng reader na yan, may dip switch yan. So, in terms naman, pag sa pang elevator lang yung gagamitin natin na controller, gagamitin natin yung reader doon sa elevator lang. So, kailangan natin always one yung address ng reader para babasahin ng controller ng elevator. So, the next, yun yung 2, 3, 4. Yan naka-reserve yan para sa expansion kumbaga or AX16. So dito may maano tayong remote release button kumbaga or remote lock button kumbaga. Dito pwede nating mako-control yung device remotely kumbaga. Pwede rin ilalock natin yung natin device so depende.
So pag once na pinindot yung device, yung release button na to, so kailangan nilang i-ano yung password. Lagay lang natin yung password. Ay, ang password nito. Ay, sorry. Lapos lock la. So, yun. So, dito, makikita mo kung saan lang yung floor na gusto mo siyang i-activate. Halimbawa, sa ground floor, gusto ko lang siya ma-activate ng anong tawag nito. Bubuksan ko lang yung ground floor, kumbaga. So, well, 2-6 floor lang. So, dapat, sa device natin, iilaw. So, ibig sabihin nun, yung sa demo kit natin dyan, once na umiilaw yun, yun lang yung floor na pwede natin ma-access. So, step. So, depende kung ilang segundo pwede natin gawin. Dito may normal release button, kumbaga. Pag sinabi natin normal release button, ito yung ano eh, nakabukas lang siya palagi. Sa remote release access of, pagpalagay natin 10 seconds yan, 5 seconds. Complete mo lang. So, automatic, iilaw yung anong biniksan natin? 2, 3, 4, 5, 6. Kumbaga. 2, 3, tama. So, next, time zone. Click natin sa elevator. So, dito yung default, may nakalagay dito na time zone. Is 24 hours accessible. So, kumbaga, 24 hours mo siya pwedeng gamitin. So, kung may restricted kayo na ganito lang pwede natin gamitin yung elevator na yan, no? Ganito lang pwede tayo may access dyan. Limbawa, may company na gusto ng ano nila, na pwede lang siya makapasok doon sa ganitong oras lang. So, dito natin lalaroin yan. So, makikita nyo naman dito, time zone. Papangalanan naman time zone. Meron interval time, interval 2, interval 3. So, kung anong oras. So, alam ba kung magkakaiba yung oras. So, dito lang natin gagawin yan. Okay. Holiday. Dito naman sa holidays. So, ang purpose lang, halimbawa, gusto mo lang ano, sa holidays, ganitong oras mo lang siya ma-access. So, lagay mo ng holiday name. So, kailan mag-start yung holiday, kailan matatapos. So, recurring, yes or no. Halimbawa, kung gusto mong pag uulit pag dumating yung ano ulit, halimbawa, Holy Week, next year, Holy Week ulit, so automatic na siyang mag-ano. Pwede rin yes natin, pwede rin hindi. Pag no, so, i-aano mo ulit, activate mo ulit to. Pag yes, so hindi mo na kailangan, so automatic na siyang magkukusa na kumbaga siya. Dito naman sa elevator levels, kumbaga. Dito natin ginagawa yung kumbaga, level, kumbaga, kung saan lang pwede tayo mag-access. Kung anong floor. Example, dito sa admin. Ilalagay ko dito sa admin. Ma-access siya hanggang 16th floor. Admin. You stay the ISL. So, sa you stay the ISL, sa ano lang. Dito lang siya sa sample lang yan, ha. Third floor. Warehouse personnel. Doon lang siya pwede sa ground. Hanggang fourth floor.
okay mo lang yan. Kumbaga, once na mag-assign tayo ng tao dun sa ginawa nating access level na yan, yun lang yung floor na ma-access niya. Halimbawa, yung si warehouse personnel na yan, pwede lang siyang makababa, akyat. Ano na, punta lang siya sa ano la, office lang ba? Kumbaga, floor na kumbaga lang. Hindi na siya pwedeng bumaba dun sa third at saka second floor. Dito sa access level na yan. So dito, ang tawag nito, kailangan muna natin i-add yung tao. Kung sino yung i-add natin tao. So sa ngayon, wala pa tayong personnel na add. So ang una natin gagawin, kasi wala tayong, anong tawag nito? Card issuer, kumbaga. So pwede natin gamitin yung reader. So kung minsan kasi sa reader, minsan kasi sa card natin, wala yan nakalagay na number. So dito, nakalagay, walang number yan. So, pwede kasi natin gawin, manual ta-type natin yung number ng card natin. So kung hindi natin alam yung card number niya, wala tayong card enroller na yan, card issuer na yan. So pwede tayong gumamit ng card reader na naka-install dun sa device natin sa controller. So ang gagawin lang natin, punta lang tayo sa real-time monitoring. So dito sa real-time monitoring, yun nga, sinabi ko na, once itatap ko, dapat lalabas yung ID number nito. So yan, so yun yung disable card natin. So, si card natin is may unique number siya. So, ito yung card number niya. Pwede natin siyang i-copy-paste yung number na to para input lang sa personnel. Dito na part. Kung gusto natin manual-manual lang talaga. Dito sa card number. So, pwede rin natin gawin na so automatic may nakalagay ng ID number. So, halimbawa, 143. Yung number ng user natin. So, paglagay natin ito si Mark. So, depende. Pipilapan mo to. Pwede hindi naman. So, kung anong department to si Mark. So, pagpalagay natin si Mark is ano yan? IT department. Hindi natin masuswitch to. So, kailangan ito sa kabila, sa admin. So, dito. Halimbawa, sa RMI department tayo. Warehouse, wala tayong ano dyan. May warehouse ba dito? Warehouse, dito pala. Hindi nilagyan. So, halimbawa, pagpalagyan natin sa RMI department siya. Ito si Mark. Tapos, lalagyan niyang height. Kailan siya na height. Tapos, birthday. Depende. So, kung gusto mo lagyan ng picture yan, capture lang tayo. Kuha lang tayo ng picture. Sample. Open. Okay. Okay. Next, itong kabila naman, isang card. Ito ulit tayo. Nandun pala to. Yes, sir.
pwede kasi nating i-direct direkto mag-ano. Pwede natin diretso natin sa Libretto controller. I-add natin siya sa access level. At access level. So once nakagawa na tayo ng anong tayo nito, user, balik tayo sa access level. Hindi lumalabas kasi hindi tayo nabigyan ng access. So ang gagawin natin, kasi hindi ito yung admin account. But, admin. Wala tayong nalagyan ng pangalan. Hindi pala ito yung naka-admin. So, okay mo lang. So, balik tayo dun sa elevator access level. So, dito. So, halimbawa, si admin, lalagay natin, mag-add tayo ng tao. So, sino yung add? Example natin, na-add natin si, ano, si Paul as admin. So, kumbaga, may access siya sa lahat. So, kung ano yung ginawa natin parameters. Okay lang. Okay. Dito sa use state I cells na yan. Diba? Si Mark. Use state I cells si Mark. Close. So, yung dalawang personal na na-add na natin sa magkakaibang access level yan. So, dito naman sa set access by person. So, dito, pag i-click natin yung tao na yun, makikita natin kung ano yung access level niya sa kabila. So, ito. Halimbawa, si Mark, sa USTDI cell siya. Si Paul, sa admin ano siya access level. Dito naman by department, halimbawa kung gusto mo by department yung admin mo, pwede ano ba, i-click ko to. So lalabas dito yung mga na-add nating tao, kumbaga halimbawa pang department ito. Ano ba yung access level na per department natin? Halimbawa sa USTDI cells. Papasok lang natin yan. Check lang natin yan. Pag umasok. Yan. So, kung gusto mabilisan lang. Dito rin naman sa global linkage nito. Ang purpose nito, halimbawa kung gusto mong gagawa ka ng kumbaga, linkage kumbaga. Halimbawa kung gusto mo sa wala sample test. So, sample dito, kung gusto mo mag-notify siya, kung gusto mo mag-add ka lang dito. So, access denied. Depende sa mga pang-trigger, kumbaga. Ano yung pang-trigger mo? Kung naka-access denied siya,
Siselect mo lang ang access denied na yan or yung auxiliary input shorted. Kumbaga, once na may ginawa tayo sa termination natin, once na nag-short to, automatic, magsisend siya ng, or magti-trigger siya. Dito, sa reactor. Okay. So, dito naman, sa ang device. Example dito. Okay. Dito naman, output point. So, sa output point na yan, so, kung anong floor or anong input yung saan siya nakalagay, kumbaga. Video linkage, dito na magpapapap ng video, depende display time, depende sa segundo kung gusto mong baguhin, video length, active time niya. So, depende lang kung gusto mo na hindi 24 hours lang siya, may certain time lang siya magti-trigger. Meron din tayong email, linkage voice from, kumbaga. So, ito, may ano na, may kasama na to na ano, kung gusto mo ng ibang anong tawag nito, voice print, kumbaga, pwede lang naman mag-download dito, mag-upload. So, nabawa, ito yung ano natin, alarm. Pag mag-play yan, hindi nag-play siya. Ayan. So, kung gusto mag-upload, dito lang. So, makikita naman na natin yung size, maximum size. No, MP3 file siya. So, dito naman sa device mode na to, gusto mo lang makuha yung mga transaction. So, interval. Kung kailangan lang mag-obtain yun yung transaction. Gusto mo, o real-time monitoring dito sa real-time monitoring. Ilang yung gusto mong i-display. Maximum is, ano lang, 500. Okay. Depende. So, real-time monitoring. Check natin kung si card natin is pumasok na ba sa controller. Yun. So, nakikita nyo, ito lang yung access ng ni sino yan? Ni Mark. So, one at saka ground floor lang at saka fourth floor. Yun lang yung pwede niyang puntahan. Ito naman yung isa. Wala. So, hindi ito naka walang access siya. Yun. Ito naman, si admin, kahit anong floor yung pwede niyang puntahan. So, ganyan lang yung magko-configure ng mga access level, kumbaga. Dito naman sa mga report dito. So, all transaction, kung gusto mo lang makuha yung lahat ng transaction, kumbaga, kung gusto mong malaman lang, kung gusto mo siyang i-file ng naka-Excel, pwede. Kung gusto mo lang certain ID lang, o certain na personnel lang, depende kung gusto mo mabilisan lang, isa-sort mo lang, kumbaga. So, pipili lang natin device name dito. Dito naman, mga events lang. Dito, mga by access. So, kung sino lang yung mga, kung gusto mo makuha yung mga record or file na sa per floor, kumbaga kung ano lang, sino mga taong nakaka-access doon. Access by personnel. So, dito, makikita mo kung ano yung mga na-access ng mga personnel. Ayan. Gusto mo mag-export, kumbaga, kung anong mga floor lang. Selected personnel lang. Okay. So, dito, mapapansin nyo, ito yung sa, FDAS natin. Sa FDAS natin. So, papakita ko lang sa inyo paano gumana to. Dito muna tayo sa
button lang. So dito, pag magti-trigger to, ganyan lang. Pag sa mga kumbaga emergency, kumbaga pang emergency lang. Ito naman pang FDAS sa input 9. Yun. Siya na to. Ano lang yan. Ganyan lang yan siya palagi. So, para bumalik siya sa normal, pwede natin patayin yung reader natin, controller natin, or pwede natin i-reboot via software lang. So, dito lang tayo sa device. Check lang natin yung box. So, once na hindi pa rin siya bumalik, pwede na natin patayin lang. So, antayin lang natin ng ilang minuto yan, o segundo lang. So, automatic babalik yan as normal. Kasi, so, dito makikita naman natin sa device monitoring. Kailan siya na-disconnected kumbaga. Yun. So, dito sa device monitoring. So, may mga ibang option dito. Pwede nyo namang i-explore lang yung mga settings dito. So, dito na part, kung gusto mong palitan yung password o pangalan ng admin, ito magbabaguhin yan. Ito, dito na part naman, para lang sa, kung gusto mo lang mag, i-activate yung software, yung license natin. So, dito, makikita naman natin may free trial tayo. Sa access control, makikita mo dyan. 50 doors. Time attendance. Isa lang. Sa debitor, isa lang. The rest, 0-0 lang yan. May token consumption. So, kung gusto mong i-activate yung software natin. So, pag sa online activation tayo, yung software na software na pinurchase mo, so kailangan mong fill-upan lang to. Pag once na fill-upan mo na to, hanapin mo lang yung XML file na yun na binigay ng supplier sa'yo. Same pa rin sa offline activation. Dito naman, import an existing license. Halimbawa, kung may existing license kayo, kasi pag once na naka-activate na yung license natin dito, pwede naman natin i-cancel yun. Halimbawa kung yung software na yun is gusto mong i-transfer sa ibang PC, kumbaga, kakancel mo lang yung license na yun. Install mo yung tapos import mo lang. So naman yung mga browser niya, monitor resolution, ito yung mga Windows na supported niya. Dito na part, ito naman yung sa mga manual. Gusto mo magana ng manual. Ito, customer service. Ito sa logout. So, in terms sa pag-configure, wala namang masyadong komplikado yan. So, kailangan lang naman natin malaman yung na mga basic lang, kumbaga. So, hindi naman to mahirap o configure. Okay. So, type natin. Wow. Yan.
So, kung may question kayo, pwede kayo magtanong. So, yun lang po yung ano natin, training regarding sa Zeketeco Elevator Control Solution. So, kung may ano kayo concern, pwede kayong mag-chat sa amin or pwede kayong tumawag sa number namin. So, dito naman nakalagay sa page natin. So, kung wala na kayong question, so salamat po sa nanonood. So, next, meron pa tayong another training. Another mga ibang product bukas. So, salamat. Thank you.